naka-microwave natin siya ng mga 2-3 minutes. Lagasan ko na siya. Habang naka-microwave yung ano natin, maglagay tayo ng 2 egg. Or 3, gusto nyo. Nasa sa inyo. Tapos na natin siyang na-microwave. And then, hinugasan ko siya ng malamig na tubig dahil sobrang init niya. And then, piniga. Tari na natin. Ay, sobrang pino. Yung pinong-pino talaga. Kung wala kayong microwave, steam nyo lang. Huwag nyo siyang ilaga. Kasi mawawala yung sustansya niya. After that, ilagay na natin siya sa ating itlog. Nasa sa inyo, kung batihin nyo muna yung itlog or hindi, basta ako, mamadalian lang siya. Para isang trabaho na, saka po na siya batihin pagdating dito. So, walang timpla. Huwag yung timplahan. Lutuin na natin siya. Itotorta lang natin. So, maglalagay tayo ng mantika sa ating frying pan. Mantika na gagamitin yung carb. Kung wala, kuntian nila. Again, ito yung ginamit ko, yung may MCT oil. Lalagay na natin si ano, si spinach na may eggs. Hindi pa siya masyadong mainit, but it's okay. Maluluto din yan. Luluto na ito sa likod. Hindi pa siya luto. Babalik ta rin na. Gusto nyo medyo sunog-sunog, patagalin nyo muna. Yan, medyo ano na siya. Gusto ko medyo sunog-sunog. Okay na yan guys, ilipat na natin. Dito ko siya ililipat sa merong chicken, 3 chicken. Yan ay leftover ng mga ng anak ko kanina. Din yung timpla niyan guys, is konting tuyo lang, konting patak. Yan lang yung timpla niya, konting patak ng soy sauce. So siya na siguraduhin niyo na kung naglo-low carb kayo ay hindi masyadong high yung carb. And then meron kasi akong leftover kahapon na tinulang isda na maraming may mga gulay din. Ayan kung nakikita nyo. Leftover na po yan si tinulang isda. Lilipat na natin si ano, si tinula. Pagkain natin. 3 hiwang manok leftover. Yan. Yung torta. Nilagyan ko na rin ng kimchi kasi yung kimchi until tomorrow na lang may expired na siya. Walang nakain kaya pandagdag na rin ang food ko. And leftover kahapon yung tinula. So, maraming gulay. And before tayo kakain, of course, maglalagay tayo ng kape. Kasi hindi ako pwede na walang kape. Lagi isang ganito. 1 teaspoon. Ito, lagi ko itong ginagamit kasi hiyang ako sa kanya. Dahil araw-araw po akong nakakapagbawas. Not like others product na hindi. 1 spoon. Meron akong rason, matinding rason kung bakit nagtitake ako ng collagen. Mahilig ako sa creamer ng kape, so 2 yung ilalagay ko. So I want pink and blue. Meron akong tinda nito guys ha. Sa Pilipinong slit dito, ganyan lang pagbukas niyan, bali. And then up. Ayan. And then of course, lagyan natin ng konting tamis. Ito yung brand na ginagamit ko. Approved po low carb. 1 teaspoon and a half. Minsan 2. Ayan na, nilagyan ko siya ng hot water. Tingnan mo, bula-bula siya sa collagen yan. Natutunaw siya agad. Napansin niyo ba kung bakit siya punong-puno? Mahilig kasi ako sa kape. Yung food natin. Of course, si vitamin C hindi nawawala sa akin. Ito na yung paninda ko. Tinula, ayan yun. Coffee with collagen. Kain na tayo.